So yun guys, no. Pinanganak ako sa Mindanao
Nag-elementary ako sa Visayas. Nag-high school ako dito sa Manila. And I ended up college in Cebu. And noong college, second year college to be exact, hindi ko makakalimutan yon kasi yun yung time na pinangako ko sa sarili ko na hindi ko iaasa yung buhay ko sa kahit na sino man na tao. Pinangako ko yun sa sarili ko na lilaman talaga ako through my own efforts. Na hindi ko i-depend sa mga magulang ko or sa boyfriend ko or sa mga pangasawa ko yung buhay ko. Why? Because I have experienced how it is to have a very comfortable life. First year college pa lang ako, I was already driving my own car. I was 16 back then. Second year college, biglang nawala lahat. May isang ilaw. And that was so painful sa part ko. Sobrang sakit. And I was even questioning why it needed to happen to me. And kaya naman, it led me to taking up nursing. Sino mo dito yung mga nurses? Sumigaw naman po kayo. Yan. Nag-nursing po ako kasi sabi po ng lola ko, mag-nursing ka kasi pag nag-abroad ka, yayaman ka. And yun nga, but then taking up nursing and while I was studying it, it was never really in my heart. Kaya when I graduated and while I was waiting for the result of the board exam, nagdadasal na talaga ako nun for an opportunity na bigyan ako na kahit nandito lang ako sa Pilipinas, kaya kong kitain yung kikitain ko as a nurse abroad. And hindi ko po ini-expect na may invite ako sa networking. And AIM Global po is not my first company. This is already my fourth company. Hindi ko na po iisa-isahin yung tatlong companies. But isa lang pinakamasasabi ko, kinailangan kong pagdaanan yung tatlong companies na yon para ma-appreciate ko kung gaano maganda at napaka-blessed ako na naging ko si AIM Global. But going back, I could still remember, grabe talaga yung decidido talaga ako na magbago yung buhay ko. Why? Because nung na-invite ako, I was kidnapped that time. And hindi ko alam na networking. But right then and there, at that night na natapos yung OPP, sabi ko dun sa nag-invite sa akin, magjo-join ako bukas. And I was so confident that time na magjo-join ako bukas, pero wala po akong pera. Hinanapan ko po ng paraan, overnight, yung pang-join ko. Ganun po ako kadesidido na magbago yung buhay ko. Kasi ganun ako pagigil na kung ano man yung buhay na na-experience ko dati, way back in college, mabalik ko siya. Yun yung pinaka naging motivation ko. And hindi din siya naging madali on my part because I started full-time right away. I was never employed. Dito ko sa networking experience na kumakain ako ng noodles kasi yun na lang yung ma-afford ko. I was eating it in between breakfast and lunch. Lunch and dinner, twice a day, kasi yun na lang yung ma-afford ko. But even if ganun, I was enjoying the journey because I knew deep in my heart na dito talaga ako yayaman. Tinaya ko na lahat. Hindi ko kinuha yung lisensya ko. Sabi ng lahat ng family and relatives ko, ang bobo-bobo ko daw, ang tanga-tanga ko daw. Bakit ko daw pinagpalit yung pagiging nurse ko dito sa networking? But then, ako kasi yung nakakita. So, tinuloy-tuloy ko, umabot ako sa point, naglayas ko sa amin because I was trying to prove my point that I was making sense with my life. And umabot din sa point na boyfriend ko dati hindi na ako maintindihan. Ang sakit pala na maiwan ka ng boyfriend mo. Masakit pala yung broken heart, lalo na pag wala kang pera. Grabe! Yun, tapos fast forward ko na ng konti. When I broke up with my second boyfriend, doon ko na-meet yung upline ko po dito. His name is upline Louis Gaston. When I was on my third company, tinitrain ako ni upline, he was
rendering service, ganon, na kahit wala siyang makuha in return. And yun na, naging mag-boyfriend-girlfriend kami. And umabot sa point, kasi on my third company, nagsara ko, yung company na yon, umabot sa point, I was almost giving up on networking. Sabi ko, nung time na yon, baka hindi talaga para sa akin yung networking, kasi third company na, tapos nawala. But then, si Apply Louie, sabi niya sa akin, Tan, since nasubukan mo na yung tandem natin, kahit hindi pa tayo magkasama ng company, nasubukan mo na yung tandem natin, why not give it one last shot? Sa networking ka nadapa, sa networking ka bumangon. Yun yung mga exact lines na sinabi sa akin ni Apply Louie. And sobrang pasalamat ko kay Apply Louie because siya'y nagbalik ulit. Nawala na sana, pero nabalik niya ulit. And he showed me the bigger picture of networking. Pinahalala niya po ako sa napakaraming mga top earners, napakaraming mga magagaling. Na-expose niya po ako ng maayos dito. And that time, when I started in AIM Global, top earner na po siya. And since ako po yung type of girl na gusto ko, I can still remember me telling every time magte-testimony ako dati, ayoko lang maging girlfriend ng top earner. Gusto ko din maging top earner. Yun yung parati kong sinasabi when I was starting here in AIM Global. And so, hinataw ko po ulit. Hinataw ko, nag-invite, maraming mga nag-reject. But then, may mga nag-join paunti-unti. And eventually, dahil sa tulong ni Upline, I became part of the millionaire circle ng AIM Global. Nakabuo rin po ng grupo, Royals International Empire. And dahil dito, I was able to buy my first car. It's a Toyota Fortuner na 2014 model. But then, there came a point na there was a call for leadership on my part. Na there was a point in my life na sobrang dami kong mga insecurities sa sarili ko. I have even questioned yung pagiging millionaire circle ko ba? Ako ba talaga yun? Or dahil yun kay Apply? Yung pagbuo ko ba ng grupo? Was it really me? Or was it just because he was there all along? And siya nagbuo. And that time, grabe, sobrang nilangon ako ng insecurities ko. And sobrang nawala yung tiwala ko sa sarili ko. And hindi ko makakalimutan na there was one person who was there. Nung mga times na nakalimutan ko kung paano, paano pagkatiwalaan yung sarili ko, there was one person who believed in me. There was one person who saw greatness in me, even if I didn't see it yet at that time. And yun po si Apply Joseph Lim. Sobrang pasalamat ko po sa kanya kasi from that day on, pinanghawakan ko po yun. And 2 years ago, I made one of the hardest decisions in my life. I needed to let go of a 4-year relationship in exchange or in the pursuit of my dreams. And sobrang hirap. Why? Because it was like taking the leap of faith. Para akong tumalon sa dagat na hindi ko alam kung gaano kalalim. And hindi ako marunong lumangon. That time, sobrang nagulo talaga. Hindi ko alam kung paano ko sisimula. And umabot sa point na even yung finances ko naging shaky. Umabot po siya sa point na yung pagbabayad ko ng kotse ko nadedelay na. Delayed ako noon ng 2 months. Hindi ko makakalimutan yon.
iba pala yung feeling pag babae ka and nadapa ka, walang kakapitan. Yun yung time na sobrang wala na talaga akong choice kundi humataw. And nung time na yon, instead na magdrama ako, instead na malulumok ako, ang ginawa ko is humataw. Hinataw ko talaga, sobrang pasalamat ko kay Apply Sunny Boyaldas kasi in-introduce niya sa akin yung online marketing. That time, hinataw ko po online. And hindi ko po makakalimutan yun every day of my life nung time na yon, ang dami na akong nakausap na tao. I did not have time na mag-think. Wala na. Talaga ko doon, haaw lang talaga, araw-araw lang focus lang sa pagkakausap ng tao. Even po yung matulog ako, malingat po ako ng konti, nagigising akong bigla, tapos kailangan pala akong bayaran, kailangan humataw. Tapos, umabot sa point, kahit nasa CR ako, humahataw ako. Ganun pala siya. Na, nung time na yon, pa-Christmas yon, Christmas Eve namin, nag-celebrate lang ako sandali, after nun, humataw ako. New Year's Eve namin, nag-celebrate lang ako sandali, after nun, humataw ako. And I told myself during that time, eto na yung huling Christmas na wala akong pera. Eto na yung huling New Year na wala akong maiambag sa table na. And you know what? That moment, nung time na walang pera, dun ko na appreciate and dun ko natutunan paano mag-value ng tao. Kasi dun ko natutunan paano magpasalamat even sa mga maliliit na bagay. Dun ko na appreciate. And when I learned that, dun din po, that was December nung humataw ako, January, hindi ko po yun makakalimutan kasi ang pinaka goal ko, bakit ako nag-networking was to hit my income abroad, 100,000 per month. And hindi ko makakalimutan ng January 2016, 8 po yung naging direct ko nun sa online. And that was the very first time na nahit ko po yung 100,000 na income. Sa loob lang po siya ng isang buwan. And that was the first time na naka-witness ako ng, para sa akin, that was a miracle. Para sa akin, that was a turning point ng career ko. Kasi from negative to a six-figure income na yung 100,000 na yon, hindi lang siya nagtapos sa 100,000. Yung 100,000 naging 120, naging 130, naging 150, naging 200, naging 250, naging 300. Hanggang sa pinakamalaki ko pong balita last year was 350,000. Sa loob lang po siya ng isang buwan. And that time, sobrang sarap. Sobrang sarap ng feeling. Noong Christmas namin, iba na. Looking back, nung time na a year ago, ibang-iba na talaga. And January, after that, pumalo po ulit. First time ko po yun na challenge ko lang din yung sarili ko kasi nakikita ko yung mga sa online, may hawak-hawak sila ng cheque. Sabi ko, mag-encash din kaya ako ng cheque. So January, kumita po ako ng 420,000 sa loob lang po siya ng isang buwan. And after that, challenge ko lang ulit yung sarili ko. Nung birthday ko, July 9 of this year, nag-encash po ako ng 1 million na cheque dito sa AIM Lowa. And August 1, yun na, nilabas ko po yung aking second car dito sa AIM Global. It's a brand new Ford Mustang na red. Na sa park ko, sobrang, it's a dream come true na bilang isang babae. Para kasing, ever
internships, when I started my journey in networking, parating ko na lang naririnig na kukunti lang yung mga babaeng yung mayaman sa networking. And para sa akin, every time I hear that, parating may umaalma sa loob ko. And I refuse to believe that kasi sabi ko sa loob ko, hindi totoo yun. Kaya din namin na mga babae. And sobrang nasasaktan kasi ako every time na, alam mo yun, our society is so unfair. Bakit? Kasi sa labas, whenever you see may babae na maganda yung sasakyan niya, maganda yung mga gamit niya, ano yung parating iniisip natin? Ano po? Unfair lang. Kasi pag babae, maganda yung sasakyan, maganda yung mga damit, maganda lahat. Parating na lang may name attached to it. Baka nakapumasama ng mayaman, baka may benefit, baka may ganyan. And yun po yung isa sa talagang naging inspirasyon ko and motivation ko na hindi ganun yung mga babae. Na ang mga babae, kaya din umaman, lalo-lalo na dito sa Inloba. Na ang mga babae, pag naka-sports car, hindi yan bigay lang kahit na sino. Galit yan sa sarili niyang effort. Galit yan sa sarili niyang hard work. E nung nalabas ko po yung sasakyan na yun, nakakapangilabot balahibo lang. Why? Because I came from a girl who was so full of insecurity, sobrang dami ko pong takot sa sarili ko. I am just like you. Na siguro ang pinaka ginawa ko lang is lumabas lang ako sa comfort zone ko. And when I did that, sobrang ganda pala ng buhay and sobrang sarap pala ng buhay. Sobrang ganda pala ng pwedeng mangyari. And hindi lang yan, sobrang galing ng experience ko. Every time may nagpa-park, parati na lang nakaka-park ako sa... Parati na lang nakaka-park sa harap. Alam mo yun, kahit may harap, tinatanggal talaga yung harap para lang makapark doon. And nung sumakay ako ng barge, akala nung nahanap niya yung driver kasi nandun ako sa passenger side, nag-alcohol. Tapos napalingon na siya sa akin. Tapos lumilis pa yung tingin niya. Tapos nung hindi niya mahanap yung driver, yun na nga, tinanong niya, "Ma'am, saan po yung driver?" Tapos yun, sabi ko, "Ako po yung driver." At nakaka-amaze lang kasi ganun pa pala yung society natin. And sabi ko nga, there was one point in my life when I prayed to God. Sabi ko, "Lord, if I make it, I promise to pay it forward. If I make it, hindi ako titigil hanggat hindi dumadami yung mga babae na yumayaman and nagsistep up dito sa Inloba. Kasi kaya naman talaga. Kaya. Tayo lang yung nagbibigay ng limit sa sarili natin. And as I always say, fortune is for the brave." Naniniwala po ba kayo doon? In my case po, sobrang naniniwala po talaga ako doon. And naniniwala po ako that bravery po, it's a muscle na nag-work out. Na araw-araw sa negosyo natin, in life, we always get a chance to exercise bravery. And siguro po hindi po ako magaling. Ang pinaka nagawa ko lang is sa araw-araw na ginawa ni God, I just practiced bravery until every cell in my body believed that I am brave. And doon po nagbago yung buhay ko. And isa po sa pinaka natutunan ko, isa sa pinaka natutunan ko sa buhay, maraming beses kang madadapa.
Maraming beses kang nasasaktan. Nangyayari po ba? And it's okay to cry. Tao lang tayo, tama? It's okay to cry kasi ilang beses ko din ginawa yan on my own. Pero you know what's the winning moment? Ask me what? Every time you decide to wipe away your tears, stand back up again and fight. That is the winning moment. And siguro po, pinaka na master ko sa buhay ko so far is standing up again and fighting, knowing that no one else is going to fight for me. No one else is going to win the battle for me except me. Kaya kayo po, ikaw po ngayon na nandyan and nakaupo, ano man yung pinagdadaanan mo sa buhay mo, nasaktan ka man, nahihirapan ka, nare-reject ka, naiwan ka, ikaw na lang yung naniniwala sa sarili mo. Walang laman yung bulsa mo, pamasahin na lang. Hindi mo alam pa paano ka makaka-uwi. Okay lang yan. Okay lang yan. Kasi you are placed in the perfect position to win. Hindi yan binigay sa'yo, yung sitwasyon na yan, para malugmok ka. Hindi yan binigay sa'yo yung sitwasyon mo na yan para umiyak ka lang at madown ka at walang mangyari sa'yo. Binigay sa'yo yung sitwasyon na yan kasi deserve mo rin manalo. Binigay sa'yo yung sitwasyon na yan because you were placed in a perfect position to win. So always look forward to that winning moment kasi walang ibang magtutupad ng mga pangarap mo kundi ikaw. And darating din yung time na ikaw naman yung magsishare ng success story mo dito sa harap ng stage. And papalampakan ka namin lahat. Itaga mo yan sa puso mo. Kasi hahanapin mo yan from now on. And hindi ka titigil hanggang hindi mo natutupad yung pangarap na yan. Thank you so much, Mrs. Thank you very much.